isa sa pinagtutuunan ng pansin ngayon ng Golden State Warriors maliban kay De'Aaron Fox ay tinitingnan ngayon ng kupunan kung papaano malilimitahan ang big man ng Sacramento Kings na si DeMontis Sabonis. Isa nga sa magiging hamon ng Warriors ay kung paano nga mapipigilan ang pinsala na maaaring magawa ni Sabonis sa Warriors, lalo na nga sa opensa nito. Kaya pinaplano ngayon ng Golden State kung sino ang dapat na atasan sa pagtratrabaho kay DeMontis Sabonis. Sa mga huling pagbabalasa ng mga players ng Golden State Warriors upang makuha nga ng kupunan ang pinakamalakas na kombinasyon ay nawala nga sa lineup si Kevon Looney bilang starting center ng kupunan at pumasok sa starting lineup ng Golden State ang 57th pick rookie na si Trayce Jackson-Davis. Matatanda ang sinabi noon ni Steve Kerr na ang pagbibigay ng mataas na minuto para kay Trayce Jackson-Davis ay para ihinda nga ang rookie sa magiging papel nito sa postseason games. Subalit ang patuloy na magandang performance ng rookie ay nagbigay nga ng daan upang makuha ng manlalaro ang tiwala ng kupunan at ng coach na naglagay nga kay Jackson Davis sa mga huling laban nila sa starting unit ng Warriors. Inaasahan na nga ngayon na itong rookie ng Warriors ay magkakaroon ng mataas na oras upang trabahuin nga ang pagdepensa dito kay DeMontis Sabonis. Sa season ito ay isang beses nga lang nagkatapat sina Trayce Jackson-Davis at ito nga ay nangyari noon pa ang preseason games. At hindi nga dito binigo ni Trayce ang mga umaasa sa kanya matapos magdala ng double-double sa kanyang 13 points at 11 rebounds sa labang iyon. Well, ang labang iyon ay preseason at walang nakataya kaya masasabing hindi nga ganon kataas ang pressure na mararamdaman ng mga manlalaro. Ngunit sa laban nga nila bukas ay nakataya nga dito ang pag-asa ng kupunan na umusad sa playoffs kaya masasabing kakaibang environment ang haharapin ngayon ng rookie player. Subalit nang matanong ang rookie sa paparating na hamon ay mataas nga ang kumpiyansa nito sa sarili dahil may sapat na kakayahan ang manlalaro sa mga malalaking laban. Bago nga ma-draft sa NBA ang manlalaro ay gumugol si Trayce Jackson ng 4 na taon sa paglalaro ng high-level college basketball sa Indiana. Ang Warriors rookie ay nakapaglaro nga ng 126 games sa koleyo, 7 sa prestigious contest na Big Ten Tournament at 4 games naman sa March Madness. Sa kanyang mga laro sa NCAA Tournament bilang senior ay nag-average si Jackson Davis ng 23.5 points, 9.5 rebounds at 5 blocks bawat laro, mga numero na papatunay na kaya ngang mag-contribute ng manlalaro sa mga malalaking laban. Maliban sa malawak na karanasan ni Trey sa college, ay malaking tulong din dito ang mentoring na ginagawa ni Draymond Green at Kevon Looney para nga sa rookie. Nang matanong nga si Trayce Jackson sa paparting na laban ay agad naman itong ipinaliwanag kung paano nga siya hinahanda ni na Green at Looney sa laban against Sabonis at sa buong Sacramento Kings. Magiging exciting muli kung papaano tumugon ang rookie sa hamon ito sa play-in tournament at ang magagandang kontribusyon ng manlalaro ay siguradong malaking tulong upang kahit papaano ay hindi ganoon kahirap ang mga labang kakaharapin ng Warriors bilang 10th seeded team.